Welcome to Encourage Tarot 888. Paalala sa mga manonood, pwede mag-resonate sa iyo at pwede ring hindi. Piliin lamang ang akma sa iyong kwento. Salamat po. Hi guys, welcome. Welcome sa mga bumabalik, okay? At welcome din sa mga bago, okay? This is your love reading, Aries, no? Okay, simulan na natin. Pasensya na sa kulang ng lakas. Kidlat pala. Okay. Meron tao dito, no? Na parang ano ba? Yung parang meron kayong sinimulan na hindi natapos, no? Yung parang nagkahiwalay. Yun yung nakikita ko dito. Parang hindi kayo nagkasundo. Parang nawala ng ano, nawala ng kalinawan ang bawat isa. Parang may isang tao dito na umalis. No? In the past. Yun yung nakikita ko. Past energy, no? Meron ako nakikita dito na itong taong to parang before parang may pagka-sneaky energy siya, no? Yung parang nilinlang ka, no? Yun yung nakikita ko. Pero kahit ganun pa man, itong taong ito parang hindi niya sinasabi yung totoo niyang nararamdaman. Parang meron tong tinatago. Okay? Yun yung nakikita ko dito. Nakikita ko rin dito na umalis to. Or maybe ginusting ka pa nga na ito, no? So ngayon itong tao ito, parang gusto niyang ayusin, itama. Itama yung mali niyang nagawa. Okay? Kasi marami kayong pagsubok na nakinaharap eh. Na parang gumulo. Okay? Parang meron ditong ano, yung relasyon na siguro nilagay ka rin niya sa third party or pwede rin namang meron siyang karelasyon na bigla ka niyang nakilala in the wrong time. Ganon. Then, natuklasan mo siya na parang hindi siya naging totoo sa'yo. Okay? So, ngayon, itong taong to, nung malaman niya na natuklasan mo yung mga parang hidden, tinatago niya kasi ayaw niyang malaman na yung totoo. Ayaw niyang malaman mo na yung totoo. Kung ano yung meron siya. Kasi, mahal ka ng tao na to eh. Natatakot siya na kapag nalaman mo yung totoo, iiwanan mo siya. Yun nakikita ko dito. Nakikita ko rin dito na itong taong to kikilos eh. Naghihintay lang siya na in the right time, no? Na yung tipong okay na ang lahat. Kasi meron ditong hindi natapos eh. Parang may sinimulan na hindi natapos. Parang bitin. Bitin baga.
So ngayon itong taong ito, gusto niyang makawala or gusto niyang linisin, okay? Gusto niyang linisin yung name niya sa'yo. Gusto niyang ayusin yung relasyon niya sa'yo, okay? Kasi naka-reverse na to, parang gusto niyang huwag mong, para bang gusto niyang palinaw sa'yo, no? Na may dahilan kung bakit niya tinago yung mga bagay na pag nalaman mo, pwede mo siyang iwan. Kasi meron ditong ano eh, parang third party, yun nakikita ko. Or pwedeng nasisense ko din dito yung ano eh, itinago ka, okay? Parang nagpanggap na binata, ganun. Or single, pero in a relationship pala. Yung ganun, ganun yung nasa-sense ko dito, okay? Pero itong taong to, nag-iintay ng the right time para bumalik sa'yo. Yung hindi mo na siya mahuhusgahan, okay? Kasi nabitin yung inyong dalawa eh. Parang may something naggulo na nangyari sa inyo, okay? Tingnan natin dito. Keep in the message for love reading for Aries. The light, be lighthearted, finding out things coming to light and that change to heal. Okay? Sinasabi dito na ano eh, gusto ng tao nito na yung transformation, may pagbabago. Sa tingin ko itong taong to ah, hinihiling ka ulit niya eh, na maging magkabalikan kayo. Or baka naman ikaw, hinihiling mo. Kasi parang may something na pangyayari dito na hindi kayo nagkasundo. Umalis yung isa para hindi pong umalis siya para hanapin yung sarili niya. Kasi takot siya sa problema eh. Parang nilayasan niya yung problema. Parang iniwan ka niya sa ere. Ganun. Okay? Give me the message. Jesus. Mahal ka ng tao na to, no? Yung parang gusto niyang mabago yung pagtingin mo sa kanya. Gusto niyang yung parang tipo na, no? Give and take, no? Kasi hindi niya naibigay yan sa'yo, eh. Kasi parang meron ditong umiksena, okay? Yun yung nakikita ko. Pero itong taong ito, mahal ka nito. Talagang unconditional love yung nararamdaman niya sa'yo. Maybe lagi ka nitong kinikiss eh. Ganon. Yung nagbibigay siya ng flying kiss. Ganon. Gusto nitong taong ito, if ever na bumalik siya sa'yo, yung parang panibagong panimula, no? Yung parang nakamove on na siya, nakamove on ka na rin. Yung parang gusto niya yung may pagkakasundo na kayong dalawa. Gusto niya mabago. Yung parang mabago yung sistema. Alam mo yun? Yun yung gusto niya mangyari. Gusto niya ng pagbabago. Gusto niya ng matapos kung ano man yung na mag-itan sa iyo. Yung kaguluhan before. Gusto niya magkaroon ng closure yun. Then moving on. Ganon. Ganon yung style na gusto niya. Pero hindi naman pwede yung ganon. Give me the message. So ngayon, nung nangyari sa iyo, itong mga nadanasan mo, ano, yung mga naranasan mo na iniwan ka, parang sinaktan ka, nag-focus ka dito sa iyong sarili eh. Nag-focus ka sa iyong sarili. Nagpaganda ka. Parang hinilo mo ulit yung puso mo. Kasi nagkaroon dito ng transformation. Parang nag-shadow work ka, yung parang tinanggalan mo yung mga mali sa'yo. Kasi siguro sa isang relasyon nyo din, meron din mali ka, tapos meron din siyang mali. Alam mo yun? Pareho kayong may mali sa bawat isa. So ngayon, inaral mo yung sarili mo, no? Nag-focus ka muna sa
sarili mo, sa self-worth mo, at sa self-appreciation mo, ano? Parang, binuild up mo ulit ang sarili mo, okay? Give me the message. Okay, addiction. Sinasabi dito na meron ditong ano eh, very controlling. Siguro, pwedeng ano, nasakal, may nasakal dito, no? Parang feeling niya, nakadepende ka sa kanya, or siya nakadepende, or depende sa sitwasyon niyo, no? Meron ditong involved na obsession eh. Parang, siguro, nasasakal siya sa ganong way, yung parang sobra kang magmahal, no? Parang hindi siya makahinga sa ganun. So, ngayon, nung time na umalis siya, then, hindi ka na naghabol, no? Parang, na-miss niya yung presensya mo, kung paano ka mag-alaga, kung paano ka, paano mo siya, mahalin. Nakikita ko dito, meron ditong nag-live-in eh. Okay? Live-in, okay? Give me the message. Stop in the back. So ngayon, meron dito ano, parang feeling mo, tinarider ka eh. Parang, alam mo yun, parang tipo na naging totoo ka, pero meron dito parang hindi nagpakatotoo, no? Parang tinik advantage niya yung kabaitan mo siguro, yung basta may tik advantage na nangyari dito. Na parang dinaya ka. Parang inatake ka ng siguro you're innocent that time. Parang hindi niya inano yung ano mo. Yung hindi niya baga binigyan ng ay tipong hindi niya yung parang tipo na inatake ka, dinaya ka nang wala kang kamuang-muang. Ganun. Ganun yung napipil ko eh. Parang, sobrang bait mo, dinaya ka niya. Okay? Sinamantala niya yun. Okay? Yun nakikita ko dito. Give me the message. Okay. Sinasabi dito na, time to heal, okay? Oras na yung parang hilumin, no? Parang tanggalin na yung ano, yung mga paulit-ulit na cycle, no? Parang, dito natuto ka eh, parang, yung pattern na parang, siguro nagbati-away, hiwalay, ayos, ganun. Parang, hiwalay-bate, ganun. Parang, napuno ka na eh, parang, hindi to dapat eh, parang ganun. Parang naisip-isip mo eh, parang nagkaroon ka dito ng kaisipan na naliwanagan ka na hindi mo deserve yung ganitong klase na tao, okay? Nagkaroon ka dito ng self-indulgence, okay? Give me the message. Chaser, okay? Ngayon, nakikita ko, babalik tong taong to. Kung dati, parang ikaw yung humahabol or nag-e-effort or nagbibigay talaga ng message, love message, mga ganon. Mababaliktad to eh. Kasi, nakita mo na yung self-indulgence mo, no? Nakita mo na yung self-worth mo, no? Parang, hinilo mo muna yung sarili mo. Ngayon, itong taong to babalik eh. Kasi, parang, naliwanagan tong taon to na ikaw pala yung mahal niya. Na ikaw yung nagiging ilaw niya, no? Yun yung nakikita ko dito. Give me the message. Meron talaga dito yung breakup separation. Pero yung pangyayari sa inyo na breakup separation, para sinasabi dito, nakadestiny ito eh, para mag-root ang bawat isa, no? So ngayon, kung bumalik itong taong to, no? Nasa sayo, okay? Mapapayo ko lang, no? Tingnan mo munang maigi yung sitwasyon niyo, okay? Pag-aralan mo maigi kung nagbago na ba siya. Baka kasi mamaya, ma-second time around ka, no?
parang maloko ka ulit ng padalawang beses. Masakit na yun. Kaya, observe ka, kung sincere ba talaga siya sa'yo, or maganda na ba talaga yung hangarin niya sa'yo, okay? At kung pag nakita mo naman na okay, why not, okay? Pero kung hindi naman, moving on. Kasi nakikita ako na mas mahal mo yung sarili mo. Okay? Thank you for watching and love and peace.